naman si Ate Ginoo. Ngayon naman ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng egg pudding sa maliit na halaga. Ngayon papakita ko sa inyo kung ano ang mga kailangan natin sa paggawa ng egg pudding. Sa kailangan natin sa paggawa ng pudding, egg pudding, 1 cup sugar, 10 egg, and 500 ml fresh milk. Okay, turo ko muna sa inyo ang unang paggawa. Mag-aarnibal muna tayo ng asukal. Ito muna yung sa paggagawa nating arnibal. 1/2 cup sugar at 1 glass ng tubig. Ngayon, isasalang natin siya sa kalan at i-an natin na maging brown siya, na maging arnibal. Okay, sunod tayo kung paano ko gawin yung sa pinaka-egg pudding. Sa inyo paggawa na pudding. Lagay muna natin yung 10 egg natin sa blender kasi kailangan natin i-mix. Tapos yung 1 cup sugar. Tapos ang milk natin. Ayan. Mix natin siya sa blender, gamit ang blender. Kailangan mix na mix siya. Natin siyang i-mix, lagay muna natin siya sa fridge habang inaantay natin yung sugar natin na mag-caramelize. So, ayan, antayin natin na mag-caramelize siya. Yan yung gagawin nating arnibal. Isa rin yan sa mga ano natin sa egg pudding natin. Yan, antayin lang natin na mag-brown siya. Dapat alalay kayo sa apoy para hindi masunog. Ayan guys, ayan o, tulad yan, alalay ako diba sa apoy, kaya mas magandang huwag minamadali pag nag-aarnibal tayo, huwag minamadali para hindi masunog, at saka maganda yung pagka-aarnibal natin, hindi magiging mapahit, dahan-dahan lang ang apoy, kahit mag-antay tayo ng napakatagal, para maging maganda yung lasa niya, kasi meron arnibal na mapait. Ang technique kasi sa paggawa arnibal, dahan-dahan lang, hindi minamadali para hindi maging mapait. Okay, mga ilang minuto lang, okay na to. Susunod ko pakita kung paano ko naman i-momolde ang egg pudding natin. Guys, ito na. Okay na yung arnibal natin. Lagay natin siya sa paghuhulmahan natin. Stretch lang natin yung ginawa natin arnibal na makover yung buong ano natin. So, sa 10 itlog, dalawa ang magagawa natin pudding. Yan. Yan lang. Spread natin siya. Yan. Chairin natin. Ngayon, malagay na natin itong minix natin kanina. So, sa 10 hitlog mo, ito na magagawa mo. 100 lang magagastos mo dito. Pero kung ikaw gusto mong panilda to, pwede mong ilagay na agad ito ihulma sa maliliit na llanera. O, yan o. Tapos, kukuha tayo ng isang pan na may tubig. Ilagay natin ito. Tapos, i-cover natin yung ibabaw. I-cover natin. I-steam natin siya ng 20 minutes. Sa oven ako nag-i-steam eh. So, na-preheat ko na yung oven. Lagay natin siya sa oven. Sige, balikan ko kayo guys after 20 minutes para makita nyo yung itsura ng ating egg pudding. I-check na natin. Ito, okay na siya, luto na. Ngayon, ilalabas na natin siya sa oven. Ngayon, kapag okay na siya, papalamigin muna natin siya. Pagka napalamig natin, tsaka natin ilalagay siya sa fridge para maging
cold. Yan, almost done na tayo. Unahin ko, pakita ko sa inyo kapag isasalin ko na siya. Ready to serve. Okay, bye-bye. Okay guys, tapos na tayong gumawa ng egg pudding. Ngayon, sana nagustuhan nyo yung pinakita ko sa inyo o tinuro ko sa inyo na paggawa, ng simpleng paggawa at maliit na halaga lang pero makaagawa ka ng dalawang Pyrex na egg pudding. Maganda to i-serve kapag may mga okasyon sa bahay ninyo. Para siyang leche flan, pero mas masarap syempre yung leche flan. Ito kasi, sa simpleng pamamaraan at sa simpleng ingredients lang, makaagawa ka ng same leche flan egg pudding. Masarap siya guys. Kaya don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Ate Geng Cooking. God bless you to all.